Hi mga ka-fun time! Ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng Yema Spread for Business. So, ito po yung ating mga kakailanganin. Brown sugar, 1/2 kilo, pero kalahati lang yung gagamitin natin. 1/4 lang. At saka yung ating evaporated milk. Kayo na yung bahala kung anong gusto nyong brand. So, ito. 270 ml na evaporated milk at saka 1/4 kilo of brown sugar. So, umpisahan na natin. Yan, sa ating pan, pagsamahin lang natin. We need to mix our evaporated milk. Yan, yung buo. Patok ngayon ito sa mga Filipino ang ating yema spread at ang ating brown sugar. Kalahati lang dito nilalagay natin. Para hindi gaano matamis. So, ang gusto kong sabihin dito, kahit na hindi non-stick pan yung pan ninyo, okay lang. Basta nakabanday lang kayo palagi. Okay. Haluin lang natin ito mabuti. Haluin lang muna natin ito mabuti kasi lalagyan natin ito sa ating stove. Lulutuin natin ito. Kapag nalutuin natin siya, basta ano lang, halo lang. Hanggang mabuti siya. Alam naman natin kapag maluto na, kapag medyo malagyan na siya, balako. Diba? Ayaw lang naman natin siya mabuti. Pinalagyan natin sa ating pan. Basta, ihalo lang siya ng ihalong mabuti. Hanggat, malalaman mo naman kung nalusaw na yung brown sugar tapos kapag malapot na siya. Yan, kumulo na po siya. Kaya hihintay na lang natin siyang lumapot nito. Hininahan ko yung ating pwede lakasan. Hindi dapat nakabantay. Nakabantay tayo. Tingnan na po natin siyang lumapot. Stir continuously lang po ha, huwag niyo pong iwanan kasi baka masunog. Baka maglasang sunog yung yema spread. So, 30 minutes na po siyang kumukulo nito. Hindi pa siya maganon kalapot. Pero naaamoy ko na po talaga yung business ng yema spread ninyo. Yema spread natin. Ang success ng business ng yema spread natin. At excited na akong ibenta ito. At okay na to. Patayin na natin. Turn off natin yung kalapot. Tapos hayaan lang natin siyang lumamig. Palamigin lang natin. Palalamigin natin siya. Huwag niyong ilagay sa ref. Hayaan niyo lang po siyang lumamig. Tapos doon natin makikita yung labot niya. Tapos ilalagay natin siya sa ating malinis na container. So yan na po. Ilalagay natin ang ating yema spread. Ito na po yung ating masarap na yema spread na pwede niyang gawing business. At noong bumili po ako online ng yema spread na to, bigay po sa akin 105. Ngayon pong nagluto tayo,
ang naging gastos ko lang po ay kasi yung brown sugar 17 pesos, tapos yung evaporated milk ay 50 pesos. Dilagay natin lahat yung evaporated milk, tapos yung brown sugar naman 1/4 lang yung ilagay natin. So i-divide natin yung 17. Magkano lang sabihin na nating 9. No, 18 pa yung natira. 'Di ba? Sige, malaki po yung magiging tubo natin dito. So hangga't maaga pa, start na po natin tong yema spread business natin hangga't bago pa siya sa market. So kung nagustuhan niyo po at nakatulong sa inyo ang video na to, subscribe po kayo at saka paki-like na rin, saka mag-comment po kayo kung ano yung masasabi ninyo. Magre-reply po kayo po ako sa inyo ng with all my heart. So, maraming salamat po. Thank you very much for watching. God bless.